Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV and ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Ang gusto ng mga lalaki na bata-bata pa pagdating sa bakbakan ay hindi pareho sa gusto ng mga lalaki na nasa edad 40s na. Mag-iiba na yung mga trip nila. Pero may mga bagay pa rin na gustong-gusto ang mga nasa edad 40s na lalaki na sigurado na magpapabaliw sa kanila pagdating sa bakbakan. At kung ano yon, chill ka lang dyan dahil i-reveal na natin yan pagkatapos ng intro. So paano nga ba baliwin ang mga lalaki na nasa edad 40s? Number 1, yes, daddy. Kung gusto mo na mabaliw sa'yo ang lalaki na nasa edad 40s, wag na wag mong ipaparamdam sa kanya na medyo tumatanda na siya. Kahit na mas bata ka pa sa kanya or ilang taon yung gap nyo. Oo, sigurado nakikita nyo sa mga adult na movie yung mga linyahan na yes daddy, yung mga ganon. Yung mga may daddy-daddy, yun. Magandang panoorin yun sa movie, diba? Pero alam nyo sa realidad, karamihan sa mga kalalakihan, nakakawala yan ng gana kapag nag-aano kayo tapos tatawagin mo siyang daddy. Ang sarap daddy, sige pa daddy, yung mga ganyan, diba? Sa movie lang maganda tingnan yan. Pero sa totoong buhay, kapag ginawa mo yan, mafe-feel ng lalaki na parang hindi partner or hindi parang jowa ang tingin mo sa kanya. At mawawalan siya ng gana dahil parang ang tanda-tanda na ng tingin mo sa kanya. Oo, may mga lalaki na gusto mas bata yung babae sa kanila. Pero ang gusto nilang maramdaman ay ituring mo sila bilang isang partner. Hindi parang isang tatay or hindi parang isang sugar daddy. Gusto niyang maramdaman na partner mo siya, na parang magkaedad lang kayo, para mas lalong ganahan ang lalaki sa bakbakan nyo. Number 2, maglambingan muna kayo. Ang mga lalaki na bata-bata pa, anytime, anywhere, game na game yung mga yan. At ma-imagine pa lang nila or pumasok pa lang sa isip nila na may gagawin kayo, sigurado, titigas na agad yung sandata niya. Pero ang mga lalaki na nasa edad 40s, kailangan muna niyan ng warm up bago sumabak sa bakbakan. Dahil sa edad na yan, sigurado marami na silang experience. Marami na silang nakita, nahawakan, natusok, at nakain na talaba. Kaya hindi na basta-basta tatayo yung sandata niya. Lalo na kung ipapakita mo lang yung papaya at talaba mo. Kahit na mamingming pa ang kulay niyan or mamasa-masa pa yan, hindi mo na yan basta-basta mapapatayo. Kaya mas okay para sa kanila kung bago kayo mag-umpisa, maglambingan muna kayo. Halikan, hawakan, haplusan, kinikis-kis yung kung ano-ano, o kaya kainin mo. Malaking bagay yan para mag-init siya at tumigas yung pipino niya. Dahil sigurado pag napainit mo yan, Diyos mio marimar, mas lalong magiging bonggang-bongga yung bakbakan nyo. Number 3, experimentation. Ang mga lalaki na nasa edad 40s, hindi pa ganun katanda yan. Nasa gitna pa lang yan. At kahit na marami na silang experience, marami pa rin silang gustong masubukan pagdating sa bakbakan. Kaya kahit na may asawa na, single or biyudo yan, sigurado game na game pa rin yan sa mga experiment ng mga iba't ibang moves, mga iba't ibang style kapag nag-aano kayo. Naboboring din yan sa iisa or dadalawang posisyon lang. Yung ikaw yung nasa baba tapos siya yung nasa taas. Or minsan, ikaw yung nasa taas, siya yung nasa baba. Kaya walang masama kung mag-search ka ng mga bagong moves or makinig ka sa mga tips, diba? Sorpresahin mo siya ng bago. Dahil pag ginawa mo yan, sigurado ganadong-ganado yan at magiging excited siya ulit na kalabitin ka. Pang-apat, panloob. Kahit sinong lalaki, gustong-gusto nilang tumingin sa katawan ng mga babae. Pero ang mga babae, tingin nila, hindi na bumabagay sa kanila kung magsusuot sila ang mga sexy or nakakaakit na panloob kapag nagkakaedad na sila. Kaya kadalasan, yung sinusuot nila, yung mga ordinary na lang. Alam nyo, gusto pa rin ng lalaki yan.
kahit na anong shape pa ng katawan mo, or kahit na hindi na ganun kakinis yung balat mo. Kapag nagsuot ka ng mga sexy na panloob, ang hot pa rin ng tingin sa'yo ng partner mo. Kaya wag na wag kang matatakot na magsuot ng mga hot or sexy na panloob kapag mag-aano kayo. Or sa anniversary nyo, diba? Dahil ang mararamdaman niya, parang gift mo na yan sa kanya. Dahil syempre, nag-effort ka. Dahil hindi ka naman madalas magsuot ng ganyan, diba? At sinuot mo lang yan dahil sa special na araw na magtatabi kayo. Number 5, iparamdam mo na magaling pa rin siya kahit na medyo na lang. Alam naman natin na pag nagkakaedad ang mga lalaki, medyo bumababa na yung stamina ng mga yan. Madali na silang mapagod at limitado na yung mga galaw nila. Dahil na rin sa pagbabago ng katawan, or hindi na ganun ka-active yung lifestyle nila. Kaya para lalo siyang ganahan at para lagi siyang ma-excite na mag-ano kayo, huwag mong ipaparamdam sa kanya na medyo nagkakaedad na siya. Ipakita mo sa kanya na sabik ka pa rin natabihan siya at nag-e-enjoy ka sa mga ginagawa niya. Iparamdam mo na kahit nasa ganyang edad na siya ay nasasarapan ka pa rin. Na siya pa rin yung pinaka-the-best na nakatabi mo. Dahil pag ginawa mo yan, sigurado magiging proud yan sa sarili niya. At mas lalo pa siyang sisipagin at gaganahan sa susunod. At syempre maglalabas ulit yan ng mga bagong moves para marinig ulit niya na purihin mo siya. Dahil gustong gusto ng mga lalaki na pinupuri sila, lalo na sa pakbakan. At number 6, dapat alam mo kung ano yung gusto mo. Ang mga lalaki na nasa edad 40s, gaya nga ng sabi ko, marami ng experience yan. Pero hindi naman pare-pareho ang mga babae, di ba? Magkakaiba ang mga gusto nyo. Mas kabisado mo yung katawan mo. Kaya mas maganda kung sabihin mo sa kanya or ituro mo sa kanya kung ano yung mga gusto mo kapag nag-aano kayo. Para alam niya kung paano ka paligayahin, di ba? Dahil kung hindi ka naging happy sa bakbakan nyo, sigurado hindi rin yan magiging masaya. Dahil feeling niya parang hindi sapat yung pagkalalaki niya para paligayahin ka. Lalo na kung mahal ka ng lalaki na yan. Pero kung hindi ka niya mahal, makaraos lang siya, okay na. Pero kung mahal ka niya, syempre masasaktan siya kung hindi ka niya napaligaya. Kaya kung sinasabi mo yung mga gusto mo sa kanya, mas mapapatirik niya yung mga mata mo. At mas magiging ganadong ganado siya sa bakbakan nyo. Diba? So yun, RegTV nga po pala and shoutout po muna tayo. Shoutout kay Miriam Rahman from Riyadh, Saudi Arabia. And kay Maria Fe Barido. Kay Chris Bernard Bilante. Shoutout din kay Hamida Angkop from Jeddah. Kay Jeanette Cruz. Shoutout din kay Divine Acantilado. So yun, maraming salamat sa panonood. And ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless. Peace and goodbye.